Salamat po sa ating Panginoon. At bago po tayo mag-aral ng mga salita po ng Diyos, ay nais ko lang pong pasalamatan agad-agad ang Diyos sapagkat at this point, meron na po agad tayong 105 shares. So meron na po tayong nakikinig na mga kapatiran na umabot ng 105 at sila po ay agad nag-share ng mga ipapangaral ko po ngayong gabi. Salamat po na habang ako'y nagpe-preach, kayo po'y aking partner, ang kaibigan nyo, hindi ko kaibigan, ang kamag-anak nyo po ay hindi ko kamag-anak. Praise God at maitatawid ninyo ang salita ni Kristo sa gabing ito sa pamamagitan ng internet. Salamat po sa ating collaboration, partnership, synergy, at talaga pong napakataas na po ng level ng ating unity para ma-preach ang gospel nationwide and or global. So mga kapatid, meron po akong isang poster na ipinapakita sa inyo ngayon. You will never forget a person who came to you with a torch in the dark. Kung may mga kamag-anak kayo ngayon na nasa kadiliman, tapos dahil sa pag-share mo sa kanya, ay nakakilala siya sa liwanag na si Kristo, kapatid, hindi ka na niya malilimutan. Dahil humanly speaking, ikaw ang naging daan, ikaw ang naging tulay para makilala niya ang Panginoon, ikaw ang ginamit ng Diyos na tulay para makarating siya sa langit at siya po ay eternally indebted sa iyo. Mayroon na siyang pagkakautang sa iyo habang buhay. Dahil sa panahon na ito, pinakamalaking pagpapala, hindi yung nagkaroon ka ng trabaho, hindi nagkaroon ka ng bahay, nagkaroon ka ng kotse, nagkaroon ka ng trabaho. Ang pinakamataas at pinakamatayog na pagpapala ay nagkaroon ka ng kaligtasan, nagkaroon ka ng relasyon kay Kristo. Yan po ang pinakamatayog, pinakamataas. So ngayong gabi mga kapatid, basahin po natin ang ating text. At ito po'y makikita sa Acts chapter 12 verses 19 to 25. Ganito po ang ating mababasa. Then Herod went from Judea to Caesarea and stayed there. Okay, anak, ipakita mo nga yung mapa ng Judea and Caesarea. Okay, makikita niyo po yung meron pong circle sa gitna, yun po ang Judea. At ito pong si Herod Agrippa ay lumipat po dun sa Caesarea. Okay, si Herod po ay hari ng Judea. Pero lumipat po siya sa Caesarea. Ang Caesarea po ay, yan po ay ginawa niyang capital nung lumipat po siya doon. Actually, yan pong Caesarea ay headquarters ng mga Romano. So, so makikita niyo po vividly ngayon kung nasaan po itong si Herod. Ituloy po natin. At doon po sa Caesarea, sa verse 20, he had been quarreling with the people of Tyre. Okay, and Sidon. Anak, ipakita mo ngayon yung Tyre and Sidon. Makikita niyo po naman yung arrow, yun po yung Tyre at saka Sidon. Yun po ang mga kaaway naman itong si Herod Agrippa. Okay, ngayon, sabi ng Bible, they now joined together and sought an audience with him. Yung they now joined together, ito po yung mga tao sa Tyre. At saka sa Sidon, nagsama-sama sila para makausap nila itong si Herodes na nasa Caesarea. After securing the support of Blastus, ito po ay treasurer, a trusted personal servant of the king, they asked for peace. Okay, nang makakuha po ang mga taga Tyre at Sidon ng suporta, ay humingi na sila ng kapayapaan o parang peace dito kay King Herod Agrippa dahil ang Tyre at Sidon ay nakadepende sa food supply na nanggagaling sa Galilee. Okay, sa verse 21, on the appointed day, meron pong festival sa verse 21, wearing his royal robes. Okay, suot-suot ni Herodes ang kanyang makaharing robe, sat on his throne and delivered a public address to the people, and the people shouted, "This is the voice of a God
not of a man. Immediately, because Herod did not give praise to God, take note of that, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Imagine, mga kapatid, okay, dahil hindi siya nagpasala, hindi niya ibinigay ang papuri sa Diyos, isang anghel ang talagang in-strike siya. Sabi diyan, struck him down. Bagsak siya and siya kinain ng mga bulati, ng mga uod at namatay. But the word of God continued to spread and flourish. Makikita niyo po naman yung ano, yung contrary, ano po? Namatay po si Herod, pero ang word of God continued to spread and flourish. When Barnabas and Saul had finished their mission doon po sa Jerusalem, they returned from Jerusalem, taking with them John, also called Mark. Okay po. Sa gabing ito, mga kapatid, ay nais ko munang ipaliwanag sa inyo na ito pong chapter 12 ay connected po sa chapter 11. At dun po sa buntot ng chapter 11, nais kong ikwento sa inyo na meron po dong pinatay. Ano po? Dito po, sa akin pong introduction, gusto ko lang munang ipaliwanag sa inyo ang dalawang namatay po dito. Unang-una pong pinatay po dito sa context na ito ay si James the Apostle, siya po ay pinatay because of Herod. Okay, James the Apostle died because of Herod. Yan po ay makikita sa chapter 12, verses 1 and 2. Okay, sabi po ng verse 1 and 2, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church. So may inaresto sa inaresto po sa chapter 12 verses 1 and 2 si Herod. Ito po ay mga miyembro po na kasama po sa simbahan ni Jesus Christ, intended to persecute them. At ang sabi ng verse 2, he had James, the brother of John, put to death with the sword. So ito po yung pinag-aralan natin kagabi, mga kapatid. So gusto ko lang sabihin na sa context po ng ating pag-aaral ngayon ay dalawa po ang pinaglamayan dito. Unang-una po ay si James the Apostle, at si James the Apostle ay napatay dahil ni King Herod. Ngayon, pag-usapan natin sandali, sino ba itong si James na Apostle na ito? Sa maiksi lang po ito. Unang-una, mga kapatid, itong si James na tinatawag nating Santiago ay isa sa mga original na apostol ni Jesus Christ. Siya po ay matandang kapatid naman ni John, na apostol din. At ang kanyang trabaho, mga kapatid, ay isang ordinaryong mangingisda. Okay, hanggang doon na lang muna tayo. Basta ang mahalaga ay na-emphasize ko sa inyong lahat, ang unang apostol ni Jesus Christ na pinatay ni Herod. Ngayon po, pangalawa kong gustong ipaliwanag, mga kapatid, ay ang pangalawa namang namatay. Ito po naman ay si Herod. At si Herod, mga kapatid, ay pinatay ng Diyos dahil sa kanyang pride. So makikita natin, binasa na po natin yan kanina. Ipaliwanag ko naman sandali kung sino itong si Herod Agrippa. Ito pong si Herod Agrippa ay hari nga po ng Judea. Yun po yung ipinakita ko sa inyo kaninang picture. Anak, pakipakita mo yung mapa. Yung mapa ng, ayan po, makikita nyo sa mapa yung Judea na may circle. Diyan po naghahari itong si King Agrippa mula 41 AD hanggang 44. At ito pong si Herod na Agrippa nito, ito po ay meron pang isang anak na naging hari din, ang tawag naman ay Herod Agrippa the Second, at doon po nagtapos ang tinatawag nilang Herodian Dynasty. Dahil di ba napatay na nga po itong si Herod na to because of pride, pinalitan naman siya ng isa pang anak niya na Herod Agrippa the Second. Ang tanong natin, bakit siya pinatay? Okay, kanina 'di ba, ang tanong ko sa inyo, bakit paano napatay si James the Apostle?
Pinatay po si James the Apostle sa pamamagitan ni Herod Agrippa the First. Pero itong si Herod Agrippa the First na ito'y pinatay din. Pero ang pumatay na sa kanya mismo ay ang Diyos. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, siya po ay pinatay dahil sa kanyang pride. Diba kanina binasa ko sa inyo na siya po ay nagbigay ng matinding speech. At ang sabi ng mga tao, grabe ang kanyang speech, napakagaling, napakahusay na public speaker nitong si Herodes Agrippa na to. Siguro bawat sinasabi niya talagang kamangha-mangha, napakatayog ng kanyang speech, napakagaling ng kanyang mga introduction, napakagaling ng kanyang mga illustrations. At ang mga tao ay nagsabi na ang salitang sinasabi ni Agrippa ay hindi na salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Kaya nakakatakot din yung napakagaling mangaral dahil baka ikaw na ang makita. Okay? At okay din naman na talagang magaling tayong mangaral o mag-preach dahil dapat naman tayong maging excellent talaga for the Lord Jesus Christ. Kaya lang dapat nagiging mabilis tayo sa pagsasabi ng siya nawa, purihin ang Diyos, not me, but the Lord. So mga kapatid, tapos na po yung kwento ko sa aking introduction. Ang ibig ko lang sabihin, dalawang tao ang napatay dito. Si James ay pinatay ni Herodes at si Herodes naman ay pinatay ng Diyos dahil sa kanyang pride. So, mga kapatiran, makikita po natin yung persecuted na si James ay napatay at ang persecutor din naman na si Herodes ay pinatay din because of pride. At ano ang nangyari sa tinatawag na God's agenda? Yan ang mensahe ko ngayong gabi, mga kapatid. Pinamagatan ko po na the persecuted and the persecutor will both die. God's agenda will prevail. Ayan po. So mga kapatiran, talaga pong totoo po, ano po? Talagang ang mga pine-persecute ay namamatay. Pero sinasabi din ng ating passage na maging ang mga persecutor ayon sa ating narrative ay namatay din. At ano ang nangyari? Nawala na silang dalawa. Ang agenda ba ng Diyos ay nagpatuloy? Yes. Kaya sa gabing ito, mga kapatiran, sa atin po mga guest, salamat po sa Diyos na kasama namin kayo sa gabing ito at nagkakaroon po tayo ng fiesta sa Words of God. Hindi po ito chismis. Ang pinag-uusapan po natin ngayong gabi ay hindi po salita ni Shakespeare o kaya ay ni Copernicus. Ang pinag-uusapan po natin ngayon hindi tungkol sa mga NPA, hindi po yung mga issue na may kinalaman sa ABS-CBN o kung ano-ano pa mga bagay. Kundi ang pinag-uusapan natin ngayon ay mga salita po ng Diyos. At sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay nagsasalamin tayo kung ano ang mga makukuha nating spiritual gems at ano ang matututunan natin para sa ating sarili. So ngayong gabi ang question ko, mga kapatiran, para po sa ating mga guest, welcome po. What happened to God's agenda? Number one, God's word continued to spread and flourish. Ano ba ang agenda ng Panginoon? E di ang kanyang mga salita. Okay? At ano naman ang nangyari sa mga salita ng Diyos ayon sa 24? But the word of God, yun po yung God's agenda, ano po? Continued to spread and flourish. Napakaganda po. So namatay na po yung persecuted. Pinatay din naman ng Diyos yung persecutor. Pero ang agenda ng Diyos, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Walang iba kundi ang Biblia. Walang iba kundi ang salita ng kataas-taasan. Aba, hindi namatay. Namatay ang persecuted, namatay ang persecutor. Pero yung salita ng Diyos, hindi tumigil, hindi namatay, hindi na-confine, hindi na-threaten.
Ano nangyari? Nagpatuloy. Sabi ng Bible. Hindi lang nagpatuloy, nagpatuloy na lumago at nagpatuloy na nag-flourish. Anong ibig sabihin ng flourish? Ayan po, parang nag-bloom, nag-flourish. Lumago, nanariwa, lumaganap ang salita po ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sinasabi ng ibang komentary na ito pong si Herod na to ay namatay, hindi lamang dahil sa kanyang pride. Alam niyo po, tiningnan ko ang kanyang profile, talagang dapat na po siyang kalusin. Dapat na siyang patayin, naghihintay na lang ang Diyos ng isang pride pa at kakalusin na siya ng Diyos at pinatay na nga siya ng Diyos. Instant, malusog siya, masarap ang buhay, masarap ang pagkain, isang hari. Pero instantly pinatay siya at ang sabi ng Biblia, siya po ay nagkaroon ng uod at bulati, kinain ang kanyang katawan at yun ay talagang napaka-miserableng kabatayan. Pangalawa, what happened to God's agenda? God's work was accomplishing more tasks. Mga kapatid, ang gawain ng Diyos, yan ang kanyang agenda. Ano ang kanyang unang agenda? Salita ng Diyos. Yan po ang unang agenda niya. Yan ang kanyang lookout, yung Word of God na maipangaral. Hindi ang mga negosyo particularly, kundi ang Word of God. Sa panahon na ito, itong ginagawa natin na pagpipreach gabi-gabi, mga kapatiran, ito po talaga ang God's will. Nagbibigay tayo ng ayuda sa panahon ng pandemic. Pinapangaral natin ang salita ng Diyos. Ine-expound natin, hinihimay natin. Alam nyo mga kapatiran, gusto kong sabihin ito sa inyong lahat, kayong mga nakikinig ngayong gabi, kung kayo po ay talagang nakinig po sa atin pong preaching na magpipitong buwan at kalahati na po, alam nyo, sa totoo lang, napakataas na po ng inyong pinag-aralan sa Bible. Kung natapos nyo po ang Book of John at ngayon po ay nasa Acts chapter 12 na po tayo, maniwala po kayo. Napakatayog na po ng inyong mga pinag-aralan sa Biblia. Kung Bible po ang pag-uusapan, maaaring mahira kayo sa mathematics, mahina kayo sa biology, sociology, mahina kayo sa chemistry, pero kapag ang pinag-usapan ay mga kaalaman tungkol sa Diyos, kung kayo po'y umupo with me for 7.5 months, mga kapatid, I tell you this, marami na po kayong alam sa Diyos. At hindi na po kayo basta-basta. Baka hindi na po kayo, tingin ko, hindi na rin kayo madadaya. Hindi na kayo madadaya sa palagay ko lang. Dahil Book of John, grabe po yan. Grabe po yan, divinity of Jesus Christ yan eh. Siguro kahit 10 guru pa na mga galing sa kung saan-saan grupo, hindi ka na madadaya, alam mo na, mataas na yung pinag-aralan sa Biblia. So mga kapatiran, grabe po yan. Yan ang gawain ng Diyos. Ang sabi ko dito, what happened to God's agenda? God's work was accomplishing more tasks. Saan ko yung nakita? Verse 25. Ano po ang sabi ng verse 25? Ang sabi ng verse 25, ganito po. When Barnabas and Saul had finished their mission, they returned from Jerusalem. So mga kapatid, alam natin yung nangyari sa preceding verses kagabi po ay nagkaroon po ng prophecy si Agabus na magkakaroon talaga ng tinatawag na famine at ang mga kapatiran ay nag-chip in. Okay, nagpatak-patak. Uso na pala noon ng patak-patak. Naglagak sila ng mga resources nila. At ipinadala mga kapatid sa Judea sa lugar po mga kapatid ng Jerusalem, Judea. At doon at ipinadala nila doon si Saulo at saka si Barnabas. At ang sabi dito mga kapatid, when Barnabas and Saul had finished their mission, ano yung mission na yon? Nagtulong sila sa Jerusalem Church.
Tapos na yung mission nila, bumalik na sila from Jerusalem. Bumalik na po sila sa Antioch. So mga kapatiran sa ating Panginoon, namatay yung persecuted, pinatay ng Diyos yung persecutor, what happened to God's agenda? Tuloy ang gawain ng Panginoon. Tuloy po, ang sabi ko po dyan, God's work was accomplishing more tasks. Verse 25a. Ang sabi po dyan, when Barnabas and Saul had finished their mission, they returned from Jerusalem. Namatay ang persecuted, pinatay ang persecutor, God's work should continue. So mga kapatiran, hindi nyo ba napansin dito, pinatay si Stephen? Oh, okay lang. Lumabas na naman ang panibagong manggagawa. So ganyan po. Ito, pinatay si James, mga kapatid. Namumulaklak naman si Barnabas at saka si Saulo. Dito hindi na natin makikita si Peter, pero may lumabas na mga bagong supling. So mga kapatid, God's work was accomplishing more tasks. Kaya alam nyo mga kapatid, naniniwala ko, walang pwedeng magsabi na hindi ako magpipreach. Wala nang magpipreach, no. Hindi ako magtutulong sa church, hindi ako magbibigay. Mamamatay na ang church? No, hindi yan totoo. Marami na po kaming naranasan. Marami na akong nakita mga tao na nagbigay ng threat sa amin. Pag umalis ako, titigil na ang City Bible Church. Lalong pinagpala. Noon bali, noong mga 25 years ago, may nagsabi sa akin, ang ganda-ganda ng trabaho niya, pero meron siyang pakiusap. Pakiusap pero parang gusto niyang yun ang masunod. At kapag hindi daw nasunod, ay aalis na siya dahil siya yung aming main supporter. Talaga namang hindi ko siya nasunod, pero umalis, nahirapan kami at first. Pero hindi rin nagtagal ang kanyang buhay. Dahil walang pwedeng tumakot sa gawain ng Panginoon. Kita po natin dito, yung persecuted pinatay, yung persecutor namatay, pero ang gawain ng Diyos ay patuloy na lumalago. God's word continued to spread and flourish. God's work was accomplishing more tasks. Number three, God's workers were integrated through discipleship and apprenticeship. Ano naman gusto ko ipakita rito, mga kapatid, tungkol sa manggagawa ng Diyos? Makikita po natin sa talatang 25 na ito pong si Barnabas at si Saulo po. Mula sa Jerusalem papunta sa Antioch, may bit-bit na tao, walang iba kundi ang kanilang apprentice na walang iba kundi si John Mark. Alam niyo po itong si John Mark, mga kapatid. Ito po mga kapatid ay meron pong naging pagkukulang along the way. Dahil ito po yung tao na medyo nung isinama siya sa gawain ni Pablo at ni Barnabas ay bumalik po mga kapatid sa Jerusalem. Pero mga kapatid, talaga pong siya po ay nagpatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatiran, ang ganda po ng nakasulat dito. Ipakita ko lang sa inyo. Ang sabi po dyan sa 25, when Barnabas and Saul had finished their mission, they returned from Jerusalem. So bumalik na po sila sa Antioch, galing ng Jerusalem. Pero may bit-bit po sila. Ang bit-bit po nila ay isang apprentice na si John Mark. Matindi po ito, mga kapatid. Itong si John Mark na ito. Alam nyo mga kapatid, magandang gawin din po natin to. Kapag meron kayong gawain, magsama kayo ng bago para natututo sila. Pag may Bible study kayo online, isama mo siya. Kung meron kayong counseling, visitation, isama mo siya. Apprentice. Baka mamaya, yung ina-apprentice mo na yan ay isang malaking tao, isang John Mark.
Alam niyo ba kung sino si John Mark? Ito po mga kapatiran ang sumulat ng The Gospel of Mark. So guys, makikita po natin ang aking pinupunto dito. God's workers were integrated through discipleship and apprenticeship. Ang mga manggagawa ng Diyos ay nai-integrate sa pamamagitan ng discipleship. Nadi-disciple si John Mark along the way. Natututo siya ng opening prayer, mag-preach. Nakikita niya ang mga healing. Nakikita niya ang mga pagkilos ng dalawang ito na si Saulo at saka ni Pablo. So, nai-integrate. Bagamat patay na ang persecuted, patay na ang persecutor, pero nadadagdagan ng mga bagong manggagawa, mga bagong usbong at this point, mga kapatid, ang trainee o ang apprentice dito ay walang iba kundi si John Mark. Moving forward, who was John Mark? Siya lang naman, mga kapatid, ang gumawa ng The Gospel of Mark. Remember, apat ang Gospels, Matthew and Mark. Yan pong si Mark na yan. Yan po ang inapprentice ni Barnabas at saka ni Saulo. At marahil hindi nila inakala na yung baguhan na yan, yung novice na yan, yung apprentice na yan ay magiging gospel writer. Guys, huwag mong maliitin kung ikaw ay apprentice ngayon. Huwag mong maliitin na ikaw ay assistant lang ngayon. Huwag mong maliitin na ikaw ay ordinaryo lang ngayon. Ikaw ay attender lang ngayon. Ikaw ay tagabukas lang ng pinto ngayon. Dahil katulad ni John Mark, pwede kang gamitin ang ating Panginoon. So ngayong gabi, gusto kong isummarize ito, mga kapatid. This passage showed how the powerful persecutor died because of his pride. So sa passage na ito, makikita nyo talaga kung babasahin nyo, pinapakita dito kung papaanong yung powerful na persecutor na isang hari ay pinatay because of his pride. Nakakatakot ang pride. Yan po'y kasalanan, napakabigat na kasalanan. Yan po ang kasalanan ni Lucifer. Yan po ay talagang napakabigat, mga kapatiran, sa harapan ng Diyos. His death was sure a kind of God's curse upon him because of his tyrant attitude to Jesus Apostle. So mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, itong si Herod na to, ang profile nito ay talagang masama. Killer po ito. Ito po ay men pleaser. Natandaan nyo last night? Nang pinatay niya po si James at na-bless daw ang mga tao, ang mga community niya ay natuwa sa kanyang ginawa. Aba, kaagad-agad niyang ipinadampot si Pedro para lalong magkaroon siya ng political mileage. Men pleaser po siya. At siya po ay matatawag kung tyrant. Dahil imagine, ang pinapatay niya ay mabuting tao, apostol ni Jesus Christ, hindi yun kriminal, hindi yun magnanakaw, hindi yun adulterer, hindi yun bank robber. Wala siyang kasalanan ganun, pero ikinatuwa niyang ipapatay ang mga tao, itong si James, para lang siya ma-elevate. At ngayon, he planned na patayin niya rin si Peter. Kaya, mga kapatid, kinalos na siya ng Panginoon. Naghihintay na lang ang Diyos ng isa niyang pagkakamali. At yun nga, mga kapatid, at immediately, pinatay siya, ora mismo, walang kalunas-lunas ang kanyang kamatayan. Instantly, the angel of the Lord hated him, struck him down, and he received God's curses. Pinatay siya ng Panginoon. Sa passage na ito ay makikita rin natin kung papaanong ang persecuted ay napatay at ang persecutor ay namatay, pero yung agenda ng Panginoon ay hindi nawala. Ang agenda ng Panginoon, ang kanyang God's will ay hindi nasira, hindi napatigil, kundi lagong lumago ng lumago ng lumago. Kaya mga kapatid, napakasarap
na tayo po ay laging may pagkiling. Sarap ng salitang yun. Lagi tayong merong biases. Lagi tayong may pagkiling sa mga bagay na matatag at matibay. Huwag sa jowa, huwag sa kayamanan, huwag sa pera, huwag sa kotse, huwag sa tao. Secondary lang ang lahat ng bagay. Huwag sa education, huwag sa katawan, dahil nag-fail ang lahat ng ito. You are wise enough if you will trust the Lord with all your heart and with all your mind. Kung gusto nyong maging matalino ngayong gabi at kung gusto nyong makakuha ng mga spiritual gems ngayong gabi, eto ang ipasok natin sa ating puso. Magkaroon ka ng pagkiling sa mga bagay na nananatili magpakailanman at nagiging bubonik tayo kapag dun tayo sumasandal sa mga maruropok na mga bagay. Here are my recommendations. Bilang pastor, spiritual na pastor, para din akong doktor, eto ang reseta ko. Number one, be ready since we will all die. Maging handa ka dahil lahat tayo ay mamamatay. The persecuted will die. The persecutor will die. Question, are you ready to die? Itong tinatawag nating readiness to die ay spiritual readiness. Ang inihahanda dito ay hindi Saint Peter. Ang Saint Peter, okay po yan, pero sekundaryo lang yan. May mga tao, may Saint Peter, merong insurance, pero walang assurance of salvation. Itong katawan na ito ay pwedeng i-cremate. Ang katawan na ito ay pwedeng ilibing. Pero tatandaan po natin, ang katawang ito ay bahay lang ng ating kaluluwa. Ang kaluluwa natin ay hindi namamatay. FYI, ang kaluluwa natin ay immortal. Yun ang dapat mong pag-isipan. Are you ready? How ready are you? Narinig mo na ba ang John 3:16? Ang sabi po doon, for God so loved the world, that He gave what? His one and only Son, that whoever believes in Him, yun ang paghahanda. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang isa at kaisa-isang anak, at ang sinuman na sumampalataya sa kanya ay hindi na magkakaroon ng, hindi na siya mapapahamak. He shall not perish, but have eternal life. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. So how ready are you? Meron kang religion? That is irrelevant. Hindi po religion ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi sinabi ni Jesus Christ na magkaroon lang kayo ng religion. Kung sapat ang religion, hindi na dapat nagkatawang tao ang Diyos at hindi na dapat namatay ang Diyos at nabuhay na maguli. Pero kinailangan ni Lord na pumunta sa ibaba't magkatawang tao dahil hindi talaga pwedeng maligtas ang tao sa pamamagitan ng relihiyon. Kahit ang relihiyon mo, kung relihiyon makakapagligtas, edi dapat dalawa, tatlo, apat, lima, sampung relihiyon ang pasukin natin para tiyak tayo. Pero magiging sinungaling ang Diyos. Pangalawa, mga kapatid, we need to trust God's agenda because it will not fail you. Mga kapatiran, magtiwala tayo sa agenda ng Diyos. Ano-ano ba yung mga agenda ng ating Panginoon? Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Yan po, yan ang kanyang agenda. Na ano? Ang kanyang salita at ang sabi ng Bible, ang kanyang description sa Bible, ang tungkol sa kanyang salita, my words will never pass away. It will never pass away. Hindi mamamatay, hindi mawawala, hindi maglalaho. Heaven and earth will pass away, but not His words. So mga kapatid, ang sabi ko sa inyo, kung ikay tunay na matalino, eto uunahin mo. Pero mga tao ngayon, pagdating sa chismis, madali. Pagdating kay Liza Soberano, madali. Nagmamadali. Pagdating sa mga artista, nagmamadali. Pero pagdating sa words of God, parang inaantok. Walang appetite. Alam nyo, pag wala kang appetite sa Word of God,
Yan po'y masamang sinyalis. Napakasama pong sinyalis yan. Nagpapakita yan na pinapasok ka na ng kadiliman, pinapasok ka ng kalamigan, pinapasok ka ng diablo, at maniwala kayo, meron kang ibang pinagkakabalahan, kaya malamig ka sa ating Panginoon. Totoo po yan. Yan po ang dahilan. Meron kang ibang kinahuhumalingan, kaya malamig ka sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ano mo yung ulo mo, i-shake mo yan, palayasin mo yan, at you go back to your sanity tonight and tell yourself, oh Lord, please forgive me. Pwede naman yun eh. Dahil naintindihan mo ngayon na meron palang hindi lumilipas, at yan ang kanyang mga salita. Pangalawa, Matthew 19:29. Ito pang hindi mawawala, mga kapatid. Ang sabi, and everyone who has left houses or brothers or sisters or fathers or mothers or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Sino mang iiwanan niya ang kanyang bahay, ang kanyang kapatid na babae at lalaki, ang kanyang nanay at tatay, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang lupain, dahil para sa, for my sake, para sa kapakanan ko. Ano ba yung mga kapakanan ni Lord? Yung kanyang mga agenda, yung kanyang salita, yung kanyang gawain, yung kanyang simbahan, yung kanyang making disciples na tinatawag nating the Great Commission. Kapag ang lahat ng yan ay inuuna mo yan at iniiwan mo lahat ng yan, ano ang pangako ng isang Diyos na hindi nagsisinungaling? You will receive 100 times as much and I will inherit eternal life. Alam nyo mga kapatid, naranasan ko po ito. Binalik talaga sa akin ng Diyos lahat ng iniwan ko. 100 times. 100 times, mga kapatid. Grabe! Talagang totoo po ito, mga kapatid. So ngayong gabi, gusto mong maging matalino, gusto mong maging kapakipanginabang ang buhay mo, gusto mong maging ang buhay mo ay excelente, gusto mong ang buhay mo ay meaningful, na hindi, na talagang ikaw ay busog sa Panginoon. Ito po, mga kapatid, we need to trust God's agenda. Another verse, mga kapatid. Another verse. Ipapakita ko sa inyo ang Lucas chapter 18, verse 29. We have, for the sake of the kingdom, ang sabi ng Biblia, truly I tell you, Jesus said to them, no one was left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom na hindi magmamana, na hindi ibibless ng ating Panginoon, na mawawalan po siya ng reward. No, mga kapatid. So mga salita po ito ng kanina, kung iiwan natin ang lahat for His sake, tapos ito naman, for the sake of the kingdom, dahil pag sinusunod mo si Lord at ang kanyang welfare at ang kanyang kingdom, ibig sabihin, yun ang iyong priority, naniniwala kang yun ang pinakamataas. Mark 9:41, truly I tell you, anyone who gives a cup of water in my name because you belong to the Messiah will certainly not lose their reward. Isa pa po yan, mga kapatid. Isa pa po yan sa God's agenda, ang kanyang mga workers. Kanina, God's words. Tapos, God's work. Ngayon, God's workers. Nasa passage ba yun? Yes. Ipinakita ko yung passage na si Barnabas at saka si Saulo ay nag-partnership doon po sa Jerusalem. Pagbalik po nila sa Antioch, kasama nila ang another God's worker na walang iba kundi si John Mark. At yung mga leaders na yan, mga kapatid, ay masyadong importante. Lagi kong itinuturo ang holistic perspective, walang ministry kung walang minister. Napaka-importante yung pananaw na yan. Kaya mga kapatiran, balikan po natin to. You know, God can't deny His agenda. Hindi niya yung pwedeng i-deny, mga kapatid, yung kanyang agenda na yan. Una, ang salita ng Diyos. Hindi niya yung kayang i-deny. Pangalawa, mga kapatid, ang God's work, ang kanyang gawain, ang kanyang simbahan. Ang simbahan po'y napakahalaga.
Sapagkat si Kristo po hindi namatay para sa iyong pamilya. Si Kristo po hindi namatay para sa iyong negosyo. Si Kristo hindi namatay para sa iyong bahay. Siya po'y namatay para sa iglesia. At ang babalikan ni Jesus Christ dito ay hindi ang iyong pamilya. Ang babalikan dito ni Kristo ay ang iglesia ng Panginoon na kanyang binili. Kaya tayo po mga pamilya, tayo po'y lumapit sa simbahan na pinamumunuan ni Jesus Christ para tayo tinatawag na isang espiritual na pamilya. Pero maraming nagkamali dyan, maraming pinuputaw ng church, maraming tao inuuna ang sarili bago ang simbahan. Mali po, kailangan magpasakop tayo sa government of God. Yan po mga kapatid, kaya nga sa ating pagtuturo, importante ang pagtanggap kay Kristo sa kanyang salita at sa kanyang kalooban. Pag nagawa mo yan, doon mo lang maiintindihan ito. Ah, kaya pala, ganito pala, mga kapatid, ganito pala. Pag may pera, laging kasama ang portion para sa church. Why? Yun ang government of God. Yun ay pagpapakita mo that you love the Lord, that you love His church. Alam niyo mga kapatid, kinakailangan mabigyan talaga tayo ng reorientation para maintindihan natin ang katotohanan ito. Ito po ay mga daan ng pagpapala, ito po ay mga susi, ito po ay mga parang tulay ito patungo sa mga pagpapala ng Diyos para sa iyo. Kaya lang, kailangan mo itong i-apply, kailangan mo itong paniwalaan. Huwag kang maging marunong pa sa Diyos. Huwag kang magiging mas marunong pa sa Diyos. Itinutuwid tayo ng Diyos, mga kapatid. Tingnan nyo sa Old Testament. Talagang sa bawat property nila o sa bawat kinikita nila, ang ikasampung bahagi sa Old Testament, ikasampung bahagi, binubukod yun para dun sa gobyerno, dun sa templo ng ating Panginoon, para mabuhay ang mga Levites. Yun po yung government of God. Yun yung regulasyon. Yun yung pamantayan. Hindi pwedeng baguhin yun. Yun ang salita ng Diyos. At lahat ng nagsasabing followers siya ni Jesus Christ ay dapat submissive to the will of God. Why? Kasi yung will of God, yan po ang God's agenda at dyan tayo talaga sumusunod at naniniwala. Hindi pwedeng baliin natin niyang prinsipyong yan. Dahil marunong pa ba tayo sa Diyos? Hindi na tayo follower. Siya na ang follower natin. Hindi na Bible ang Bible natin. Baka meron ka ng ibang libro na dala. Baka meron ka ng ibang libro na pinaniniwalaan. At yan ay hindi pa pwede. Ang libro lang ng Panginoon ang sinasabing mag-i-stay forever. Sabi ron, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kaya kung matalino ka ngayong gabi, lalagyan mo yan, sasangkapan mo yan ng pananampalataya, magpapailalim ka sa ating Panginoon. Another thing mga kapatid, number 3, if you failed God lately, come back and imitate John Mark. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Did you fail God lately? Medyo tamad ka. Tamad kang magbasa, tamad kang makinig, tamad kang magbulay-bulay, tamad kang umawit sa Panginoon, tamad kang magbigay ng mga tulong sa gawain, tamad ka sa maraming bagay, you feel God miserably. But tonight, mga kapatid, you can come back to the Lord and imitate John Mark in your life. Si John Mark po, minsan niya nang finailed si Lord. Pero makikita po natin, John Mark's story teaches believers not to let past mistakes stop them from pursuing God again. Kung kayo po ay may mga past mistakes, huwag yan ang magpapahinto sa inyo for you to pursue God again. Pursue God tonight! Yan po mga kapatid. The last but not the least, always give glory to God. Remember what happened to Herod? Hindi niya ibinigay ang papuri sa Diyos instantly. Kita po natin ang kalooban ng Diyos on that particular time. Talagang, sabi nga ng 1 Peter 1:3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ano sabi niya? Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. So mga kapatiran, sana po ngayong gabi ay talagang naintindihan po natin ang ating mga pinag-aralan. Ang lalalim po ng mga katotohanan ito. Ang sasarap ng mga pagkain natin ngayong gabi.
Ang recommendations natin, number one, be ready since we will all die. Tama po yan. Pangalawa, we need to trust God's agenda because God's agenda will never fail us. Pangatlo, mga kapatid, ang pangatlo nating recommendation, if you fail God lately, come back again and imitate John Mark. The last but not the least, always give glory to God because God is what? Is a jealous God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sapagkat minsan pa nakapag-aral tayo ng kanyang mga salita. Minsan pa binomba na naman tayo ng mga salita ng Diyos. At yan po'y maganda, mga kapatid, sa panahon na ito. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, salamat po sa gabing ito sa lahat ng mga salita, ng katotohanan. Salamat po sa inyong salita na nagbibigay sa amin ng init at pag-asa at pananampalataya. Salamat po sapagkat minsan pa kami po'y pinagpala nyo. Hindi na sayang ang isang oras namin para sa inyo, Panginoon. Ito po'y hindi sayang. Ito pong oras na to is God's property at ibinabalik din namin sa inyo ang oras na ibinigay nyo sa amin. Sapagkat pwedeng patay na po kami, pero pinahiram mo po kami ng oras at ginagamit po namin ang oras namin para sa inyo. Mga kapatiran, sumati ng Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu ngayon, bukas at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord! Praise the Lord! Mga kapatiran, napakagandang balita. Tayo po ay nagkaroon ngayong gabi ng 167 shares. 167, maybe non-Christians, mga kamag-anak. 141 active viewers for tonight. So mas marami po ang nag-shares. Salamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, thank you po sa inyo pong cooperation. Ito po ay modern way of evangelization. Katulong na po namin kayo sa pag-evangelize. So mga kapatid, patuloy ko pong pinananawagan, mga kabataan, mag-connect po kayo sa atin pong Beyond Ministry. Ang target po nila ay kayo. Kaya please connect to our Beyond Ministry. Makipag-chat po kayo kay Sister Ruth San Juan, kay Pastora Ruth. Okay po, next po nating announcement. Kung kayo po ay first timer tonight or second timer at hindi pa po kayo nag-i-enroll, please make a decision tonight. Wag na wag po kayong mawawala sa pag-aaral ito. Ang atin pong online Bible study ay libreng-libre po. Please enroll yourself. Kayo, i-press nyo po yung link dun po sa aking description na nakikita nyo ngayon at ibabato po kayo sa ating online enrollment. Please be a part of this endeavor. Napakaganda po nito. Please register now. Okay po. At nais ko rin pong sabihin na meron na naman po ako mga bagong uploaded na mga video sa aking YouTube channel. At ang pinakabago po ngayong araw na ito ay ang Persecution as Acid Test. Napakaganda po niyan. Yan po yung naging topic ko last night. Ganda po ng topic na yan. Grabe po talagang napapataltak po ako pag naririnig ko po yan Persecution as Acid Test. Napakaganda po. Kaya alam niyo mga kapatiran, kung kayo po ay may mga kaibigan, ay pakisabihan nyo po sila, pakirecruit nyo sila na mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil gabi-gabi, araw-araw po, ay makakatanggap sila ng brand new, okay, na mga kapatid, na mga YouTube preaching po natin. Okay po, sa gabing ito, bago po tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko lang pong pasalamatan o i-recognize ang another 10 na graduates ng ating EBS online. Imagine, nakatira po sila sa iba't ibang lugar pero nakapag-graduate po tayo dahil sa ating mekanismo na ginagawa at sa tulong ng ating mga manggagawa sa City Bible Church. Number one po, gusto po nating pasalamatan. Nakatapos po si Des Baldonado. Kung di ako nagkakamali, siya po ay taga Tarlac. Ang teacher niya po online ay si Sister Jen Mijares. So number one. Number two,
Aura Guzman, taga Muntinlupa po ito. Ang teacher niya po ay si Sister Liza Soberano. Ay, Liza Aquino pala. Pasensya na po. Okay, pangatlo po, si Arlene Igonia. Ay, okay, hindi ko po alam kung taga saan ang kapatid na ito, pero ang teacher niya po ay si Jen Barriata. Thank you so much, Arlene. Pangapat, Sunil Samuel. Ang alam ko, taga Cavite ito at taga San Pedro, tama? At ang teacher niya ay ang batang-batang si BJ. Imagine, si BJ, ha? Bible teacher na. Okay, si Sheila Jermia ay nakatapos na rin ng EBS 1. Ang teacher niya po ay si Jenny Cordero, taga Mindanao po naman ito. Si Ayan Sulayban, taga Muntinlupa, ang teacher niya po ay si Vic Vicentino. Ay, sorry po, baka hindi po siya taga Muntinlupa. Si Ivan, I forgot. Okay, Jom Celios, siya po ay nakatapos ng EBS 1. Ang teacher niya po ay si Charlene Anyonwebo. Congratulations, Jom, sa iyong decision. Neil Bulanday, ito po ay taga Pasig or taga Quezon City, kung hindi ako nagkakamali. Ang teacher niya po ay si Jul, anong apelyido ni Brother Jul? Funye, yan po. Salamat po sa kanya. Ganon din si Ona Fernandez, ang teacher niya po ay si Lisa Aquino, at siya po ay nakatapos ng EBS. Thank you, Ona Fernandez. The last but not the least, si Brother Damian Santos, nakatapos na rin po siya ng EBS 1. Ang teacher niya po ay si Brother Jules Funye. Salamat sa ating Panginoon. Thank you so much. Kagabi po ay meron po tayong kinilala na 10 graduates. Ngayon po ay may kinilala na naman tayong 10 na naman. And I think bukas meron na naman. So mga nag-iisip pa kung mag-i-enroll, please enroll yourself. Kayo na po ang mag-initiate. Hindi po namin kayo kilala, pero make an initiative. Ganyan po ang mga leader. Ganyan po ang mga taong may gagawin sa kasaysayan. Mga taong may initiative, mga taong mayroong mga pagkukusa. Okay po, so ngayong gabi, kung meron pong gustong tumulong sa gawain ni Kristo, meron po kayong gustong i-donate o itulong na financial support sa gawain ng Panginoon, huwag po kayo mag-atubili. Makipag-usap po kayo kay Sister Liza Aquino, na siya pong aming pinaka-accountant, at sila po ang namamahala ng atin pong mga financial material blessings po. Naniniwala po kami na may mga tao na kapag pinagpala o na-bless ng words of God, naghahanap po yan ng outlet. Gusto nilang makareciprocate. At ito po'y isang pintuan para maipakita po natin ang ating reciprocal relationship with God. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Salamat po sa pagpapahiram nyo sa akin ng isang oras para sa inyong kaluluwa. Natutuwa si Lord sa inyong ginagawa. Good night po, at bukas pong muli, mga kapatid. Magkita-kita po tayo. Pero syempre, kung buhay ka pa at kung buhay pa rin ako, pag buhay pa ako, edi praise the Lord, tuloy ang God's business. At kung buhay ka pa, makikinig kang muli upang makakuha ng mga spiritual gems. Good night, God bless, at pagpalain tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Shalom!